Good morning. So yan, meron tayong bagong mga alaga. Sila yung silky Chinese chickens. Yan. Anong gaganda? Ang mga balahiboy, anong gaganda? So nabili nila ko sila. Nakuha ko sila kay ano? Kay Sir David Payne. Check nyo na lang yung kanyang FB. Yung sa Facebook niya. And then ngayon, check natin yung mga features niya. Hingi lang tayo ng assistant. Kay Tina Bong. Siya ay aking tita, pero ang tawag lang sa kanya ay Tina Bong. Hindi ko mahulay. Hulay. Ayan. Oh. Tingnan niyo. Yan. Oh, lima yung kanila. Dalawa, tatlo, apat, lima. Lima? Tapos ito pagkaya ganito, babae. Yan. Ayan, babae yan. Babae yan. So ngayon, pagkaya ang din ni Chelsea, mali na naman ang gawa. Nakakawan yan. Ito ang lalaki. Ay, kwan din eh. Sa dalawa. May kwan din. Yan, ang lalaki may ganito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, nilagyan ko ng ganito. Dahil parang sa ganito na ano yung kanilang patuka. Hindi sila makatuka ng ayos. Okay. Yan. Yan yung tsura niya. Ang ganda. Narating lang nila. Kagabi lang. Ito ay 2 months old. So, 2 months. So napansin ko ay mas malalaki sila kumpara dun sa ibang breed ng manok. Yan. Tsaka napansin ko rin sa YouTube, wala pang nagpo-post nito na Pinoy. More on mga foreigner ang nakikita kong may upload na video sa YouTube. Yan. Tsaka naalala ko pala, kung mapapansin niyo yung balahibo nila, parang hindi siya yung ordinary na feather katulad na nakikita natin sa mga native na manok. Yan. At tsaka yung karne pala nila, yung balat, pag tinanggal natin yung puti, itim yung karne nila. Yan. And base sa nabasa ko sa Google, so sa ibang bansa like China, yung sa ibang karating nating Southeast Asian countries, so ginagamit siyang ano for medicinal purposes. Yan. Pero hindi ko pa rin masyadong naaaral lang gusto. So natuwa lang ako sa kanya nung makita ko siya. Sabi ko ba, ang ganda naman ng ano nito. Kakaibang parang may ganito pala, 'yan. May ganito palang manok. Yan. Kaya ako nagkamaroon ng interest sa kanya. And sakto naman na pupunta rin na ako ng Manila, kaya buti naman si Sir David Payne or Pain, P-A-I-N, yan, ay malapit lang sa Metro Manila. Kaya nagkamaroon ng chance na makuha ko itong mga manok na ito. And kahapon, nung dumating sila, ramdam ko pagod na pagod sila sa biyahe. Pero ito, pagkagising ko ngayong umaga, ano na sila, energetic na sila. Yeah. Medyo mailap sila. Tapos yun, nanonood niya ako ngayong umaga ng mga video sa YouTube. So yun daw mga babaeng silky, yung mga inahen. So magaling silang mag-brood. Magaling silang mag-alaga ng kanilang mga
inakay. At parang narinig ko rin doon kahit hindi nila sisiw or hindi nila ano ay ganun same din yung pag-aalaga nila. Yan. Kaya malalaman natin. Malalaman natin kung tunay ba ito pag lumaki na sila. Kaya kung meron kayong mga tips or advice, comment lang po kayo. Kasi first time kung mag-alaga ng hindi lamang ng silky kundi ng ibang manok pa. Yan. Okay. Sarap nilang panoorin. Kakatuwa siguro to lalo na pagka yung malalaki na sila. Kasi parang nai-imagine ko na bulky yung katawan. Tapos yung kanilang feather ay ano, mas makapal. Yeah. So, gusto pala nila na may video, no? Para kumain tumuka sila. Kasi kanina, hindi naman sila tumutok, ha? Yeah. Kung papasin nyo, yellow yung ano pala, tubig. So, nilagyan ko ng electrolytes. Yan. Tapos dun sa planner natin, nilagay ko na yung months nila. So, considered ko ngayon na 2 months to, ngayong February 15. 14 pala, nung kinuha ko siya, 2 months. Kaya, every 14, yan. Doon natin iyaano na kung ilang months na sila. Yan. Tapos nilagyan ko na ng ganito, yung ating scratch pen. Ang advantage, napansin ko, so yun, hindi rin makapasok yung mga ibang insekto. Lamok, parang tingin ko hindi sila makapasok unless buksan ito. Yan. Nakita nyo ay ubos nila ang kanilang patuka. Yan. Solo ako ngayon. Bigyan muna natin sila ng patuka. Yan. So kung makikita nyo, nasisipag silang tumuka. Tapos linisin ko lang yung tubigan nila. Ano ba ito? Tubig or parang may dilaw sa kanilang ano? Pag nababasa ata. Inisip ko lang kanilang tubigan. Naayos ko na yung painuman nila. So makikita nyo ganun sila kagaling tumuka. So so hanggang dito na lang muna yung video natin. So basta i-monitor ko lagi kayo sa mangyayari dito sa ating silky Chinese chicken. Yeah.